Simula sa Hunyo 18 ay maghihigpit ang Pilipinas sa produksyon ng mga tinatawag na trans fat sa mga pagkain. Ito ay alinsunod sa administrative order na nilagdaan ng Department of Health at Food and Drug Administration na layong tuluyang tanggalin ang paggamit ng trans fat sa mga pagkain. Ang trans fat ay ginagamit para mas maging malasa ang mga pagkain. Pero ito ang pinakamalubhang uri ng dietary fat na nagiging banta sa heart disease, weight gain at diabetes. Lumaki po tayo eating trans fat, so mas na-expose tayo to the risk factors po, no? that will contract NCDs such as cardiovascular diseases and CHDs, coronary heart disease. So tayo po mga nakakonsume ng trans fat, mas mataas po yung risk of contracting those diseases. We have to address ischemic heart disease at its cause. Bago pa man po mag-develop ng ischemic heart disease ang isang Pilipino, dapat makontrol na natin yung risk factors kasi that's the most cost-effective way of addressing ischemic heart disease.